Saya, oh Espiritu, diwanamin ay pukawin mo, papag-alabin puso namin sa katotohanan ay akitin. Liwanag ka sa aming karimlan, puso namin yung tahanan, ang bayan namin yung gabayan, tungo sa katarung at kalayaan. Papuri sa'yo, O Espiritu, diwa namin ay pukawin mo, pag-alabin puso namin sa katotohanan ay akitin. Simulan po natin ang ating pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, sa araw ng Pentecostes, biniyayaan tayo ni Kristong muling nabuhay. Ipinagkaloob niya ang kapayapaan, ang Espiritu Santo, ang kaniyang pagpapatawad at ang kapangyarihang magpatawad sa nagkakasala sa atin. Gamitin nawa natin ang mga handog na ito upang mapatatag ang simbahan, ang katawan ni Kristo. At upang tayo ay maging karapat-dapat gumanap sa banal na pagdiriwang, ay aminin po natin at pagsisihan ang ating mga nagawang pagkakasala. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos. At sa inyo, mga kapatid, nalubha akong nagkasala sa isip, sa salita, at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Gloria in excelsis Deo. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, papuri sa Diyos sa kaitaasan. At sa lupa'y kapayapaan, at sa lupa'y kapayapaan, sa mga taong kinalulugdan niya. Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, ipinagbubunyi ka namin, pinasasalamatan ka namin. Dahil sa dakila mong angking kapurihan, Panginoong Diyos, Hari ng Langit, Diyos amang mag-
kapangyarihan sa lahat. Panginoong Hesukristo, Bugtong na anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, Anak ng Ama. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Maawa ka, maawa ka sa amin. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama. Maawa ka, maawa ka sa amin, sapagkat ikaw lamang ang banal at ang kataas-taasan. Ikaw lamang, O Hesukristo, ang Panginoon, kasama ng Espiritu Santo sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Ng Diyos Ama. Amen. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, papuri sa Diyos sa kaitaasan. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, pinabanal mo ang iyong pandaigdig na sambayanan na ipinapahayag mo ngayon sa dakilang kapistahan. Gawin mong ang buong daigdig ay mapuspos ng ganap sa mga kaloob ng Espiritu Santong bigay mo sa lahat para puspusin ang kalooban ng tanan noong ang mabuting balita ay simulang ipangaral sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Nang sumapit ang araw ng Pentecostes, nagkatipon silang lahat sa isang lugar. At biglang narinig ang isang ugong mula sa langit. Animoy hagunot ng malaki, malakas na hangin, at napuno nito ang bahay na kinaroroonan nila. May nakita silang wari mga dilang apoy na lumapag sa bawat isa sa kanila. At silang lahat ay napuspos ng Espiritu Santo at nagsalita ng iba't ibang wika ayon sa ipinagkaloob sa kanila ng Espiritu. May mga Hudyong buhat sa iba't ibang bansa na naninirahan noon sa Jerusalem, mga taong palasamba sa Diyos.
Nang marinig ang ugong na ito, nagdatingan ang maraming tao, namangha sila sapagkat sinasalita ng mga alagad ang mga wika nila. Sa kanilang pagtataka ay kanilang nasabi, "Hindi ba Galileo silang lahat? Bakit ang atin-ating katutubong wika ang naririnig natin sa kanila? Tayo'y mga taga-Parsya, mga taga-Media, mga taga-Elam, mga naninirahan sa Mesopotamia, sa Judea at sa Kapadosya, sa Ponto at sa Asya. Mayroon pa sa ating taga-Frigia at Pamphylia, Ehipto sa mga saklaw ng Libya na sakop ng Sirene, at mga nakikipanirahang mula sa Roma, maging mga Hudyo, mga naakit ng Hudaismo. May mga taga-Kreta at Arabia pa rito. Paano sila nakakapagsalita sa atin-ating wika tungkol sa mga kahanga-hangang gawa ng Diyos?" Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Espiritu mo'y suguin, poon tanay yung baguhin. Espiritu mo'y suguin, poon tanay yung suguin. Pinupuri ka poong Diyos nitong aking kaluluwa. O Panginoong Diyos, kay dakila mong talaga. Sa daigdig, ikaw poon, kay rami mong iyong nilikha. Sa dami ng nilikha mo'y nalaganapan ang lupa. Espiritu mo'y suguin, poon, tanay, iyong baguhin. Natatakot mga matay kung kitliin mo ang hininga. Mauwi sa alabok pagkat doon sila mula. Taglay mo ang espiritu upang buhay ay ibalik. Bagong buhay ay dulot mo sa nilikha sa daigdig. Espiritu mo'y suguin, poon, tanay yung baguhin. Sana nga ang iyong karangalay manatili kailanman. Sa lahat ng iyong likha ang madamay kagalakan. Ang awit na aking puso sana naman ay kalugdan habang aking inaawit ang papuri ng may kapal. Espiritu mo'y suguin, poon tanay yung baguhin. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Hindi masasabi ninuman, Panginoon si Jesus, kung hindi siya pinapatnubayan ng Espiritu Santo. Iba't iba ang kaloob, ngunit iisa lamang ang Espiritong nagkakaloob ng mga ito. Iba't iba ang paraan ng paglilingkod, ngunit iisa lamang ang Panginoong pinaglilingkuran. Iba't iba ang gawain, ngunit iisa lamang ang Diyos na sumasa lahat ng taong gumagawa ng mga iyon. Ang bawat isa ay binigyan ng kaloob na naghahayag na sumasa kanyang espiritu para sa ikabubuti ng lahat. Sapagkat si Kristo'y tulad ng isang katawan na may maraming bahagi, bagamat binubuo ng iba't ibang bahagi, iisa pa ring katawan. Tayong lahat, maging Hudyo o Griego, alipin man o malaya, ay bininyagan sa iisang espiritu upang maging isang katawan. Tayong lahat ay pinainom sa isang espiritu. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo na po ang lahat. Kalina Espiritu, sa sinagbuhat sa'yo, kami liwanagan mo, Ama ng Maralita, dulot
mo'y pagpapala upang kami magkusa kay bigat patnubay sa amin mananahan ang tamis ng iyong buhay ginhawang ninanais lilim namin sa init kapiling bawat saglit lubhang banal na ilaw kami iyong silayan ngayon at araw-araw kapag di ka nananahan ay walang kaganapan ang buhay namit dangal marumi palinisin lantay panirayuin sakit na mi gamutin kami gawing matapat sa pag-ibig mag-alab lagi sa tamang landas tugunin aming luhog kami bigyang malugod ng iyong pitong kaloob gantimpala'y ibigay sa hantungan ng buhay ligayang walang hanggan. Hallelujah, 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 hallelujah. Espiritong aming tanglaw, kami iyong liwanagan sa ningas ng pagmamahal. Alleluia, alleluia, alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumai rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Kinagabihan ng linggo ding iyon, ang mga alagad ay nagkakatipon. Nakapinid ang mga pinto ng bahay na kanilang pinagtitipunan dahil sa takot nila sa mga Hudyo. Dumating si Jesus at tumayo sa gitna nila. Sumain niyo ang kapayapaan, sabi niya. Pagkasabi nito, ipinakita niya ang kaniyang mga kamay at ang kaniyang tagiliran. Tuwang-tuwa ang mga alagad nang makita ang Panginoon. Sinabi na naman ni Jesus, sumain niyo ang kapayapaan. Kung paanong sinugo ako ng Ama, gayon din naman, sinusugo ko kayo. Pagkatapos, sila'y hiningahan niya at sinabi, tanggapin ninyo ang Espiritu Santo.
ang patawarin ninyo sa kanilang mga kasalanan ay pinatawad na nga. Ang hindi ninyo patawarin ay hindi nga pinatawad. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo mo na po ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid kay Kristo. Sa lahat po ng ating mga taga-subaybay sa iba't ibang online platforms at sa lahat ng ating mga kadiboto sa iba't ibang panig ng Pilipinas at maging sa buong mundo, kung saan tayo ay naaabot ngayon ng ating live streaming. Mapayapang umaga din po sa inyong lahat. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno. Ngayon po ay ating ipinagdiriwang ang Linggo ng Pentecostes. At ang araw na ito ay tunay ngang ating ipinagbubunyi dahil sa kahalagahan ng banal na Espiritu sa ating buhay bilang mga Kristiyano at ang kaniyang mga tungkulin sa ating simbahan. Kaya po, tatlong mahalagang salita ang nais kong ibahagi para sa ating pagninilay sa araw na ito. Unang salita, nagpapabanal. 50 araw matapos ang muling pagkabuhay ng ating mahal na poong Jesus Nazareno ay ang pagdating ng banal na Espiritu Santo. Ang banal na Espiritu ang ikatlong persona ng Diyos. Kapantay sa pagka-Diyos ng Diyos Ama at Diyos Anak. Umiiral na simula pa ng panahon at hindi nilikha. Isinugo ng Ama at ng Anak matapos na ang Anak ay muling nabuhay at umakyat sa langit. Kung ang Diyos Ama ang manlilikha, ang Diyos Anak ang tagapagligtas, ang Diyos Espiritu Santo naman ang nagpapabanal. Kaya naman, ang Espiritu Santo ang siyang nagpapadalisay o naglilinis sa atin para ihanda tayong manirahan sa piling ng Diyos. Pinapadalisay ng Espiritu Santo ang ating mga puso upang wag na nating hangaring gumawa pa ng mga masama at kasalanan. Kaya inilarawan sa atin ni San Lucas na ang pagbaba ng Espiritu Santo na waring mga dilang apoy na lumalapag sa bawat apostol at silang lahat napuspos ng Espiritu Santo. At sa unang pagbasa, napakinggan natin, sila ay nagsalita ng iba't ibang wika ayon sa ipinagkaloob sa kanila ng Espiritu. Kaya nga ito po ang tanda ng pagsilang ng simbahan, ang sambayanan ng Diyos. Ibig sabihin, hindi lamang tayo ang pinapabanal ng Espiritu, subalit ang ating simbahan din ay nagiging banal dahil sa Espiritu Santo. Ang ikalawang salita, nagbibigay buhay. Sa matandang tipan, naunawaan natin na ang kahulugan ng banal na Espiritu bilang Espiritu ng Diyos. Ito ang kapangyarihang kumikilos sa buong daigdig. Ibig sabihin, Diyos mismo ay kumikilos sa tao at sa sanlibutan.
ang kapangyarihang ito ng Diyos ay tinatawag na ruah, isang salitang Hebreo na tumutukoy sa kapangyarihang nagbibigay buhay, ang hininga ng Diyos na siyang bumubuhay sa ating lahat. Siyang bumubuhay sa lahat ng nilikha, bumubuhay sa tao, bumubuhay sa hayop, bumubuhay sa ating lahat, nagpapakilos, lumilikha, at siyang pinagmumulan ng lahat ng bagay. Kaya nga po narinig natin sa ating ebanghelyo sa araw na ito, na pagkatapos isugo ng ating mahal na Poong Jesus Nazareno, ang kaniyang mga apostol, sinabi niya, sinusugo ko kayo. At ano ang ginawa ng ating Panginoon? Hiningahan niya sila at sinabi, tanggapin ninyo ang Espiritu Santo. Sapagkat ang Espiritu Santo ang nagbibigay buhay. Ikatlong salita, nagbibigay bunga. Ang banal na Espiritu ay nagbibigay ng bunga sa ating mga buhay. Siya ang nagpapanatili ng pag-ibig, katiyagaan, kabutihan, katapatan, kaamuhan, at pagpipigil sa ating mga sarili. Ang mga ito, hindi gawa ng laman. Ang mga bungang ito ay produkto ng presensya ng banal na Espiritu sa ating buhay. Kaya naman sa Ebanghelyo, tanging ang banal na Espiritu ang ibinigay ni Kristo sa kaniyang mga alagad noong sila'y suguin niya. Sumain niyo ang kapayapaan kung paanong sinusugo ako ng Ama, gayon din sinusugo ko kayo. Tanggapin ninyo ang Espiritu Santo. Tunay nga po na ang pagbaba ng Espiritu sa mga alagad ay nagbibigay sa kanila ng lakas ng loob upang ipahayag ang ating mahal na Poong Jesus Nazareno at mangaral tungkol sa kaniyang karian sa langit. Ang banal na Espiritu, lagi nating tatandaan, parating kumikilos at namamalas natin sa ating pagkakaisa at sa bawat katiwasayan. Kapag tayo ay nagkakatipon upang sumamba sa Diyos, ang banal na Espiritu ang nagpapanatiling buhay sa ating pag-asa sa Diyos at ang siyang nag-uudyok sa atin upang tularan at sundin ang ating mahal na Poong Jesus Nazareno. Kaya nga bunga nito, nagkakaroon tayo ng lakas ng loob na tawaging Ama ang Diyos tulad ng pagtawag ng ating mahal na Poong Jesus Nazareno. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, ang banal na Espiritu rin po ay lagi nating tatandaan, kasakasama natin sa bawat araw hanggang sa muling pagbabalik ng ating Panginoon. Kapiling natin ang banal na Espiritu sa mga sandaling ito upang magbigay ng bagong buhay sa atin, upang magbigay ng karunungan sa atin, upang maunawaan natin ang mga turo, salita at aral ng ating Panginoon. Ang banal na Espiritu ang nagbubuklod-buklod sa atin upang patuloy tayong sumampalataya at maging isang bayan ng Diyos, upang maging gabay sa simbahan hanggang sa wakas ng panahon, at upang maging tagapangalaga
at tagapayo ng lahat ng mananampalataya. Alam po ninyo, sa panahon na kung saan ay naranasan natin ang pandaigdigang pandemya, marahil ay marami sa atin ang pinanghinaan at nawala na ng pag-asa. Ngayong linggo ng Pentecostes, magsilbing liwanag at tanglaw nawa ang banal na Espiritu sa ating mga matamlay na puso. Hilingin natin sa Diyos na ipagkaloob sa atin lagi ang banal na Espiritu upang magbungang muli ang pag-ibig at pananampalataya sa araw-araw ng ating buhay. Matagpuan nawa natin ang banal na Espiritu, ang lakas upang magpatuloy sa anumang hamon ng buhay. Ang banal na Espiritu patuloy na gumagalaw at sinasamahan tayo upang bigyan tayo ng ibayong pag-asa, ibayong inspirasyon, ng lakas ng loob at pagpapanibago ng ating mga buhay. Kaya nga mga kapatid kay Kristo, lagi nating tatandaan ang Diyos maparaan at patuloy siyang gagawa ng paraan upang tayo ay hanapin, hanguin patungo sa kanyang kaharian. Sa mga panahon na ito, huwag na huwag po nating kakalimutan ang banal na Espiritu Santo na sa atin ay nagpapabanal, nagbibigay buhay, at nagbibigay bunga. Amen. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon. Tumayo po ang lahat at ating ipahayag ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako. Sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa, sumasampalataya ako kay Hesukristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may ikatlong araw na buhay na muli, umakyat sa langit, nalulukluk sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulat, paririto at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli na nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Mga minamahal kong mga kapatid, hilingin natin sa Ama na isugo niya ang Espiritu Santo upang gabayan tayo sa ating mga kahinaan at upang magsilbing kaakibat at gabay natin sa ating buhay. Buong pagtitiwala nating sabihin, Panginoon, isugo mo sa amin ang iyong Espiritu Santo. Panginoon, isugo mo sa amin ang iyong Espiritu Santo. Isugo mo sa amin ang iyong Espiritu sa buong simbahan at ipagkaloob mo sa Kanya ang iba't ibang biyaya at ang misyon na tanging sa iyo lamang nagmumula. Manalangin tayo. Panginoon, isugo mo sa amin ang iyong Espiritu Santo. Ama, isugo mo ang iyong Espiritu sa mga pinuno ng aming bayan upang gamitin nila ang kaloob mong kapangyarihang maglingkod at maghatid ng kalayaan at kaunlaran sa bayan. Manalangin tayo. Panginoon, isugo mo sa amin ang iyong Espiritu Santo. Ama, isugo mo ang iyong Espiritu sa mga misyonero para sa ikalalaganap ng mabuting balita upang ang kaligtasan ay maipahayag sa buong sanlibutan at nang ang lahat ng tao ay makakilala sa iyo at kay Hesukristo. Manalangin tayo.
Panginoon, isugo mo sa amin ang iyong Espiritu Santo. Ama, isugo mo ang iyong Espiritu upang pasiglahin ang mga may sakit at mga nasa bingit ng kamatayan. Ipagkaloob mo ang buhay na walang hanggan sa lahat ng mga yumaon na. Manalangin tayo. Panginoon, isugo mo sa amin ang iyong Espiritu Santo. Ama, pakinggan mo ang iyong sambayanang natitipon sa pananalangin. Isugo mo sa amin ang iyong Espiritu Santo at panibaguhin mo kami katulad ng pagbabagong idinulot mo sa mga alagad noong unang Pentecostes sa ngalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Sitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, pakundangan sa pangako ng iyong anak, ang lihim ng iyong pag-ibig at paglingap, ay isiniwalat nawa ng Espiritu Santo ngayong ginaganap ang paghahaing ito na siya rin nawang maglahad ng iyong katapatan sa pamamagitan ni Jesucristo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong iyong nilubos ang ginanap na pagtubos ng iyong anak na si Jesucristo na siyang nakaluklok sa kanan mo. Espiritu'y lumulukob sa mga taong tinubos na iyong itinatampok bilang kapatid ni Kristo Jesus. Araw ngayon ang pagsilang ng binuong sambayanan ng iyong anak na mahal. Tanang tinubos na bansa, ikaw ay dinadakila. Espiritu'y lumilikha ng nagkakaisang diwa. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, hosana sa kaitaasan. Hosana, hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang
na paririto sa ngalan ng Panginoon. Osana sa kaitaasan. Osana sa kaitaasan. Osana sa kaitaasan. Osana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu ay gawin mo pong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa po namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami po ay nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin na kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay isa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista, San Lorenzo Ruiz de Manila at San Pedro Calungsod, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen.
sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ng ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin na kami ay iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang napakadami at paulit-ulit naming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, narito ang ating Nuestro Padre, Jesus Nazareno. Lumapit po tayo sa Kaniya at magbalik loob. Ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad po tayo na inaanyayahan sa Kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ipagsanggalang nawa ako ng katawan at dugo ni Kristo para sa buhay na walang hanggan. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amin pagkasabi ng pari o lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Sa aming mga
sa iyong anak na si Jesus. Halina aming Ama, isugo mo ang Espiritu nang kami ay matulad sa iyong anak na si Jesus. Pagkataon namin ay baguhin, puso namin pag-alabin, ng mundo ay magbago, buhay nito'y alay sa iyo. Aming Ama, isugo mo ang Espiritu nang kami ay matulad sa iyong anak na si Jesus. Halina aming Ama, isugo mo ang Espiritu nang kami ay matulad sa iyong anak na si Jesus. Diyos naming mahal, halina at kami baguhin, dinggin mo ang panalangin ng bayan mong dumarain. Kami ngayon ay tunghayat ng hihina at sugatan, nagkukulang sa pag-ibig at biyayang minamahal. Halina aming Ama, isugo mo ang Espiritu nang kami ay matulad sa iyong anak na si Jesus. Halina aming Ama, isugo mo ang Espiritu nang kami ay matulad sa iyong anak na si Jesus. Announcement: ang lahat po ay inaanyayahan sa ating healing mass and service sa darating na June 1, Huwebes, sa ganap na ika-anim ng gabi. Makiisa po tayo. Maraming salamat po. Sa darating na June 17, 2023, Sabado, magkakaroon po tayo ng binyagang bayan
handog sa kapistahan at kapanganakan ni San Juan Bautista sa mga nagnanais maaari kayong makipag-ugnayan sa records office ng parokya na matatagpuan sa ground floor ng Cardinal Sin Building mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Maaring hanapin sila Miss Shirley o si Miss Jocelyn, record staff ng parokya para sa mga detalye. Maraming salamat po. Pinaaalalahanan pa rin po ang lahat na huwag maging kampante sa banta ng COVID-19. Bagkos, dapat nating ipagpatuloy ang tamang pagsunod sa minimum public health standards, ang pagsusuot ng tamang face mask. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor ng Itim na Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, pinapakinabang mo ang iyong sambayanan sa iyong mga bigay buhat sa kalangitan. Ang iyong pagpapalang kaloob sa amin ay iyong panatilihin upang laging masaganang dumaloy ang Espiritu Santo at ang aming pinagsaluhan sa pagdiriwang na ito ay magdulot ng pag-unlad sa pamamagitan ni Jesucristo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Magsiyuko po ang lahat para sa pagbabasbas. Ang Diyos Ama ng Kaliwanagan ay nagkaloob ngayon ng tanglaw sa kalooban ng mga alagad na pinuspos niya ng Espiritu Santo. Pagpalain nawa kayo ng mga kaloob ng Espiritu Santo ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen. Dilang apoy na lumapag sa tanang mga alagad, naway tumupok sa lahat ng masamang paghahangad kapag lubos na sumikat ang liwanag na pang magpa sa walang hanggan. Amen. Ang Diyos na nagbibigay kakayahan sa mga tao upang ipahayag ng sabay-sabay sa iba't ibang wika ang isang pananampalataya, ay siya nawang magpanatiling kayo'y nananampalataya at magdulot ng katuparan sa pananabik na makaharap siya sa buhay na walang hanggan. Amen. At pagpalain po kayong lahat at ng inyong buong pamilya ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Aleluya, aleluya. Salamat sa Diyos. Aleluya, aleluya. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipintuho ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin.
Kalti ka na.